Pakiulit? Mahal kita. Mahal na mahal. Ah! Ah! Ya! Kadiri ka, Bessie! Iyo, di tayo talo. Nangiya ka naman, Bessie. Ang ganda-ganda na ng panaginip ko eh. Kahit kailan panira ka sa buhay ko eh. Ay nako, isipin ko na naman yung nasa isip mo. Si Christoff na naman, no? Hindi ko nga nakita yung mukha niya eh. Pero sa panaginip ko, parang matagal ko na siyang kilala. Tapos malamal ko siya. Ha? Eh, si Christoff lang naman ang ex mo. Since high school, mahal mo pa rin siya? Naka-move on na ako. Mamatay man. Oo na, pagkatapos ng ginawa niya sa akin. Eh, paano ka makakapag-move on? Man-hater ka. Give yourself a chance na magmahal muli. Huwag natin yung pag-usapan ng aga. Chusera, eh nakikita ko nga dyan sa mga mata mo na siya pa rin ang nasa puso mo. Ay nako, busy talaga kita. Kung gano'n lang sana kadala mo kalimot. Yung parang memory card na pwede mong i-reformat. Tapos yung puso mo papalitan para na makalimot. So, ikaw na. Ikaw na talaga ang best actress. Ay nako, Bessie. Kung may award lang sa mga tanga, siguro title holder ka na. At may corona pa, na may scepter pa. Ikaw na talaga. Bessie naman eh, iyaan mo na yun. O siya, napadaan lang ako dito para itanong kung nakapag-enroll ka na ba sa Sayansin. Mamaya na lang ako pupunta sa school. Okay, mamaya. Sige, kita lang tayo sa school mamaya. Alam mo naman, hindi ako magpapawin sa aura. Hey, Bessie! Bye! Good morning dito. Mauna na po ako. Oh, sige, sige. Ingat kayo ho. Salamat po. Good morning, Tay. Good morning, anak. Oh, pwede ka na ba sa first day of school mo? Nang araw ka na hindi lumalabas. Okay ako, Tay. Namimiss ko lang si Mama. Sigurado naman ako, miss na miss ka na rin ang Mama mo. At hindi naman pwedeng wala siya sa graduation mo. Alam ko, proud na proud siya sa'yo. Salamat, Tay. You're the best tatay in the world. Love you, Tay. I love you too, anak. Ang sweet naman. Sir, handa na pang breakfast. Bumaba na po kayo ni Mel at kumain. O sige, Yaya. Susundan lang kami. Sige po. Sige, sige, anak. Bisa mo na dyan at malilate ka na rin sa school. Hindi ako kailangan kumama. Hindi.
Hi, Mel. Alis ka na. Parang mas lalo kong gumaganda. Uy! So, sabi mo? Para saan ba? Totoo yan, di ba? Alam mo mga baga ko tayo nun. Can we just forget it? O simula na lang tayo ulit. Hindi ganun kadali. I'm sorry. Hindi pa ako handa. Tara na. Wait lang, Bessie. Ano ka ha? Sa kang laging ikaw ang siyang mamahalin sa
isip sa puso at sa damdamin. Ayokong mawalay ka pa sa akin. Bestie, ano yan? Dahil third mansory namin yun. Ako naman ang mansupers. Ay, nakakaloka ka. Sweet nyo ah. Pero, teka, nasaan ba siya? Darating na yun. Sabi niya malilate pa. Darating. Bestie, ano na? Wala pa rin ba? Anong oras na paggabi na kayo? Darating yun. Gusto mo mauna ka, no? Sino man eh? Sure ka? Gusto pa sana kita samahan eh. Marami pa akong gagawin, project, assignments. Sige na, mauna ka na. Okay lang na intindihan ko na. Sige na nga, ano na ako. Bye-bye. Mag-ingat ka. Oo. Oh. Sige, bye-bye, Bessie. Pinag-alala mo na naman ako eh. Tara na, uwi na tayo. Sorry, Bess. Ha? Bess, baka nga matang. Ano ba yan? Tara na, uwi na tayo. Ano ko pa? Bessie, ano? Uy! Hindi. Hindi ka na magsalita. Magiging okay din naman.
Ay, Dok, kumusta po si Mel? Ayun, si Mel, nagpapahinga na siya sa kwarto niya. Pero kailangan niya nang ma-operan sa lalong madaling panahon. Maluglahan ang kalagayan. Paano po yun? Eh, wala pa po yung magulang niya. Basta, sabihin mo, pag dumating yung pamilya niya, sabihin mo, kailangan niya nang makahanap ng donor dahil malubhang maluglahan siya. Sige po, Dok. Paano po ba ang sasabi sa nila? Sige, salamat, Dok. Pasensyaan mo na lang muna si Maddy. Alam ko naman eh. Kailit siya sa akin kasi iniwan ko kayo. Mag-mall? Ano pong meron? Anniversary namin ng daddy mo. Hala, nakalimutan ko. Anniversary niya pala ni daddy. Ngayon alam mo na. Opo. Kamusta naman yung school mo, anak? Konting hirap lang. Pero okay naman, ma'am. Buti naman. May nakilala ko, babae, ma. Sino naman yan? Si Mel. Para siyang si Cassandra. Okay, pero make sure na hindi mo siya ginagamit kasi parang lang siya si Cassandra. Hindi naman po, Mami. Hindi naman.
Naalala pala ako, may sinabi sa akin si Cassandra na bago siya mamatay, gusto niya na ibahagi yung ibang part ng katawan niya para kay para misaysay naman yung buhay niya. Nami-miss ko na nga siya, mami. Tara na nga, mag-shopping na tayo, mami. Puro tayo drama eh. Hey, good morning din, Mel. Kukuha po sana ako ng certificate of grades. Alam mo ba, ang tataas na grades mo, Mel? Pag-igihan mo pa para gumamit ka Deserie Red Flying Colors. Salamat sa tiwala mo at sa patuloy na support. Walang ka naman basta't pag-igihan. Sige po, ma'am. Una na po. Ay, sige, ingat ka. Kakabukas ang pita. Nay! Tay! Oh, ano po ba kayo ni si Ocho? Patingin niya. Wow, ang galing naman. Pag-igilan mo pa, ha? Wow. Aba, siyempre, mana sa akin to. Scholar na ako. Pag-igilan mo pa, anak. Graduate ka rin. Eh, ikaw, Maddy. Kumusta pag-aaral mo? Wala ka nang pakilang doon. Maddy, huwag mo naman sagutin si Mama. Tama na yan, tama na yan. Ano ba? Nanonood ako ng TV. Tinatanong kita, di ba? Bakit hindi mo ako sinasagot? Bakit? Tama naman ako, ha? Kailan ka ba nagkaroon ng pakialam sa amin? Andrea! Well, hindi mo alam. Hindi mo alam kung anong hirap ang dinanas ko para makapagpadala ng pantuso sa pag-aaral nyo. Zandro, may tatanong sana ako sa'yo. Ano ba yun? Anong tunay na pangalan ni Mel? Melanie Sanchez? Si Melanie Sanchez kasi yung nakatanggap ng puso ni Cassandra. Oo. Kung gusto mong malaman, punta ka na lang dito ngayon sa ospital. Sa office ng doktor ni Cassandra. Oo, sige. Bye-bye. Minahal mo ba ako dahil ako? O dahil nakikita mo sa akin si Cassandra? Mahal kita, Mel! 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 Melissa! At nakita kong kasama mo iba. Takot ang nadal. Hindi ko alam kung ginamit niya lang ako o talagang minahal niya ako.
Kailangan mong mag-isa. Pag-ibig ngunit dadating at dadating din ang tamang panahon para sa inyong dalawa. Sana'y laging iisipin, puso ko'y iyong alipin, kahit kailanman ako'y sa'yo. Pamilya ko at sa sarili ko.